Shout out tayo mga idol sa ating mga member at sa laging nag-aabang sa ating mga upload. Sa aking mga estudyante from BIT Bohol Tagbilaran, sa aking mga kamag-anak sa Sikihor, mabuhay po kayong lahat mga idol. Sa lahat ng mga Baker, Albulario, Antinguero, mga security guard sa buong Pilipinas, mga supporter natin sa Cebu, Bohol at Mindanao, maraming salamat. At lalong-lalo na sa mga blind community at OFW sa buong mundo, mabuhay po kayo mga idol. Shoutout din kay Idol Marvin Maliveran, Amadeo Flores, Miss Miami Laurel, John Palisok, Ava Atender, Queen Jason Jason, at sa bago nating member na si Ricky Hano. Simulan na po natin ang ating kwento. Itong si Basil na nanonood ng laban na iyon sa loob ng kanyang kwarto. Napaluha ito sa ipinakitang galing at lakas ni Bunit, ang kanyang kaibigan. Bulong ito. Bunit, ang layo na nang narating ninyo ni Badong. Sobrang proud ako sa inyo. Ngayon, hindi basta-basta nakalaban si Tiger, ngunit nadala mo pa rin ito sa sukdulan, kaibigan. Kaya mo pa yan, Bunit. Tapusin mo na si Tiger. Ilang sandali pa, tumakbo na itong si Tiger. Ngayon, mga paa na lamang ang kanyang pwedeng magagamit dahil napinsala na ang kanyang mga balikat, habang itong si Bunit, tanging mga kamay na lamang din ang kaya nitong gamitin dahil hindi na nito maiangat pa ang mga paa. Humanda na itong si Bunit. Iniyuko nito ng kaunti ang kanyang mga paa, at nang makalapit na itong si Tiger, isinangga niya ang kanyang mga braso sa mga ginawang pagsipa nito. Makikita mo pa rin sa mukha nitong si Tiger ang sobrang saya. Bata, ikaw pa lamang ang nakapagbigay sa akin sa sukdulan na labanan. Bilib ako sa lakas at tibay mo. Tapusin na natin ang labanan na ito. Wika nitong si Tiger. Dalawang mga pagsipa ang pinakawalan nitong si Tiger na tumama sa tiyan nitong si Bunit, dahil nahihirapan na siyang maiangat ang kanyang mga paa. Nahihirapan siyang mailagan ang mga pag-atake nitong si Tiger, lalo na ang mga sipang galing sa harapan. Napayuko itong si Bunit at nasusuka dahil sa lakas ng mga sipang tumama sa kanyang sikmura. Nagtayuan na ang mga tao. Mas lalong natutuwa na ang mga ito dahil sa dalawang mandirigma na nasa loob ng luna. Walang atrasan at harap-harapan na nagkasubukan ang mga ito ng lakas. Nang muling sumipa itong si Tiger, mabilis na sinangga ito ni Bunit gamit ang kanyang mga siko, at pagkatapos mabilis itong umikot at pinatama niya ang kanyang magkabilang siko sa ulo at panga ni Tiger. Hindi na iyon nailagan pa ni Tiger dahil nga hindi na nito magagamit ang dalawang mga kamay. Mabilis din ang galaw na iyon ni Bunit na hindi na niya nagawang makatras pa. Natumba itong si Bunit dahil hindi na niya kayang maihakbang pa ang kanyang mga paa. Ngunit bumulagta na din itong si Tiger nang tamaan niya ito ng mga pagsiko. Nagkatinginan ang dalawang fighter habang unti-unting tumatayo ang mga ito. Pagkatapos, nagpakawala agad itong si Tiger ng mga pagsipa at puntirya na ang mga paa nitong si Bunit. Alam ni Tiger kung mapinsala pa niya lalo ang mga paa nito, hinding-hindi na makatayo pang muli itong si Bunit. Ngunit yumuko itong si Bunit at isinangga niya uli ang kanyang mga siko, at pagkatapos nang mahawakan niya ang mga paa nitong si Tiger, hindi na niya ito binibitiwan pa kahit na tinamaan na ang kanyang mukha ng iilang mga pagsipa. Siniko niya ng makailang bisis ang tuhod nitong si Tiger hanggang sa napapatras na ito at namimilipit dahil sa sakit. Dinamba na ito ni Bunit at hanggang sa mapasandal na itong si Tiger doon sa gilid ng luna. Hindi na ito hinayaan pa ni Bunit na makawala.
sunod-sunod na ang kanyang pinakawalan ng mga pagsuntok. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga paa. Ngunit sa nalalabi niyang lakas, ibinuos na nitong si Bunit ang kanyang lakas sa mga suntok. Nakakaganti din naman itong si Tiger ng mga pagsipa. Ngunit nakaramdam na din ito ng panghihina at ang isang paa na siniko ni Bunit. Naramdaman na din niyang namamanhid na rin ito. Kaya harap-harapan na nagkasubukan ang mga ito ng lakas. Nagsigawan na ang mga tao hanggang makalipas pa ang ilang minuto. Kapwa natumba ang dalawa sa luna. Natumba itong si Bunit dahil bumigay na ang kanyang mga paa at hindi na niya ito kayang maigalaw pa. Habang natumba naman itong si Tiger dahil nawalan na ito ng malay sa dami ng mga natanggap nitong suntok galing kay Bunit. Napatakbo na agad sina Boss Bitoy at Badong para tulungan itong si Bunit. Habang itong si Tata Mac at ang ilan sa mga nanonood na mga mag-aral nitong si Tiger, mabilis din na tinulungan nila ito. Napapaluha pa nga itong si Tata Mac nang makita sa malapitan ang kanyang kaibigan. Wika niya nito, "Dumating ka na sa sukdulan ng iyong lakas, Tiger. Wala ka nang dapat na ikahiya. Ipinagmamalaki ka pa rin namin, kaibigan." Pagkatapos, inutusan ang mga mag-aral nitong si Tiger na dalhin ito doon sa kwarto ng matanda para magamot ito ni Tata Mac. Matapos iyon, lumapit na din itong si Tata Mac sa grupo nila ni Bunit. Wika agad ng matanda, "Binabati kita, Bunit. Ngayon, napatunayan mo na isa ka sa mga pinakamalakas sa mundo ng grappling at masaya ako sa iyo. Bitoy, Badong, dalhin niyo si Bunit sa aking kwarto. Nandoon din si Tiger. Ako na ang bahala sa mga paa ni Bunit. Kailangan na maagapan ko ang mga nasisira niyang mga ugat para maibalik ko ito agad sa dati. May mga laban pang harapin si Bunit at Tiger. Kaya kailangan na magamot ko agad ang kanilang kalagayan." Sagot naman itong si Badong, "Maraming salamat, Tata Mac." At pagkatapos, inalalayan nila itong si Bunit papunta doon sa kwarto ni Tata Mac. Habang dinadala nila ito, nawala na din ito ng malay dahil na rin sa pagod nitong si Bunit. Nagpapatuloy naman ang labanan doon sa arena habang nasa loob ng kwarto ni Tata Mac ang grupo nila ni Badong. Naglalaban ang mga nasa lower bracket. Nag-aagawan ang mga ito ng pwisto para makaangat at makapasok sa ikatlong round. Tinalo ni Maestro itong si Murong. Lumaban na din itong si Basil at tinalo niya naman itong si El Matador. Hanggang sa walo na lamang ang natitira at nakakapasok sa ikatlong round ng paligsahan na gaganapin bukas ng umaga. Pansamantalang nagpapahinga na muna ang mga ito sa kani-kanilang mga kwarto. Habang nandoon sa kwarto ni Tata Mac ang grupo nila ni Badong, nagising na sina Bunit at Tiger. Masayang nag-uusap na ang mga ito tungkol sa kanilang nangyaring labanan. May respeto sa isa't isa. Makalipas ang ilang minuto, may pumasok na doon sa kwarto nila ni Tata Mac ang dalawa sa mga namamahala sa paligsahan na iyon. Ipinatawag sina Badong, Bunit, Tiger at Tata Mac para sa pagpupulong ng mga ito tungkol sa kanilang mga laban kinabukasan. Ilang sandali pa, pumasok na ang mga ito doon sa isang malaking kwarto at nakahintay na doon sina Roman at ang Perez Brothers kasama ang isa pang namumuno na nakikilalang si Gobernador Chua. Nandoon na din ang ilan sa mga fighter na nakapasok sa ikatlong round. Nakaupo na itong si Basil at agad na napatitig ito kay Badong at Bunit nang papasok na ang magkakaibigan. At tulad ng napag-usapan nila ni Badong at Basil na magkukunwaring hindi pa nagkakilala ang mga ito, ang mga nakapasok sa huling yugto ng bakbakan ay sina Basil, Maestro, Ching, Tata Mac, Tiger, Bunit, Badong
At ang isang hindi nila inaasahan na makakapasok na mandiring manghawak nitong si Gobernador Chua na si Jinda. Nakaisang laban pa lamang ito sa underground fighting at nasa hanay ng klase. Ngunit binigla at ginulat ang mundo ng underground fighting nang talunin sina El Matador at Rugan sa laban nila kahapon. Hindi din nila inaasahan na mayroon pala itong malakas na mga kaalaman sa pakikipagbakbakan. Nakatuon kasi masyado ang atensyon nila kay Badong at Bonet, kaya hindi na nila namalayan na mayroon din palang baguhan na sobrang lakas. Dahil huling yugto na sa labanan bukas, bago ang pinaling laban, maglalaban ang mga ito sa pamamagitan ng bunutan. Sinang-ayunan ito ng lahat ng mga namamahala at ng mga mandirigma sa pagpupulong iyon. Makakaharap ni Badong bukas itong si Ching, si Bonet naman laban kay Basil, si Tatamak laban kay Jinda, at Maestro laban kay Tiger. Lahat naman ng mga mananalo, maglalaban ang mga ito hanggang sa dalawa na lamang ang matitira at paglalabanan ng mga ito ang kampiyonato sa paligsahan na iyon. Matapos ang kanilang pagpupulong, kanya-kanyang balik na ang mga ito doon sa kanilang mga kwarto. Agad na kinausap ni Tata Mac itong si Tiger. Nag-alala ang matanda sa kalagayan ng kanyang kaibigan. Alam ni Tata Mac na kahit na nagamot na niya ang mga kamay nitong si Tiger, hindi pa ito lubusang gumagaling, at ang makakalaban pa niya bukas ay walang iba kundi ang halimaw na si Maestro. Sagot naman itong si Tiger sa matanda. Tata Mac, maraming salamat sa pag-alala mo at sa ginawa mong tulong sa akin. Ngunit ito na ang aking pagkakataon para makaharap si Maestro. Gagawin ko ang lahat bukas para matalo ang halimaw na iyon. Napayuko na lamang itong si Tata Mac. Wala na siyang magagawa pa kundi alalayan itong si Tiger. May mga ibinigay na langis ang matanda sa kanyang kaibigan para mas mapadali ang paggaling ng mga kamay nito. Habang sina Bonet at Badong, kasalukuyang nasa labas ang mga ito ng arena at nagpapahangin. Gustong-gusto sanang sabihin na nitong si Badong kay Bonet na nagkakilala na sila ni Basil at alam na nila ang isa't isa na si Basil ang kanyang nawawalang kakambal. Ngunit ang tugon ni Basil kay Badong na siya na ang bahalang magpakilala kay Bonet at bukas na ang kanilang bakbakan. Wika nitong si Bonet. Badong, makakalaban ko bukas si Basil. Wala ka ba talagang napapansin sa hitsura niyong dalawa? Ano ang ibig mong sabihin, Bonet? Badong, magkamukhang magkamukha kayo ni Basil. Hindi lamang ako ang nakakapansin sa mga bagay na iyon. Hindi ba hinahanap mo ang nawawala mong kakambal na si Salva? Hindi kaya si Basil na iyon, Badong? Hindi ko alam, Bonet, at hindi ko pa muna pinagtuunan ng pansin ang mga bagay na iyan. Sa ngayon, ang tanging iniisip ko ang mananalo sa laban. At pagbutihin mo ang laban mo bukas kay Basil, Bonet, dahil maaaring tayo ang magkakatapat. Diba, matagal mo nang gusto na makalaban ako, Bonet, at para masubukan ang kakayahan mo ngayon at lakas, talunin mo ang Basil na iyon bukas. At pagkatapos, tumalikod na itong si Badong. Naglalakad na ito pabalik sa loob ng arena. Kinabukasan, maaga pa lamang maraming tao na ang nasa loob ng arena. Sabik na ang mga ito na matutunghayan ang huling round ng labanan. Mas nakakapigil hiningang panoorin ngayon ang mga huling labanan dahil napakalakas ang mga natitirang mga mandirigma. Ang limang nasa pinakaitaas sa listahan ay nakasali pa rin ang mga ito sa huling round at pinatunayan na nararapat talaga sila doon sa mga pinakamataas na pwesto. Unang magharap ngayon sina Maestro at itong si Tiger. Susundan nila
ni Bunet at Basil, Badong at itong si Ching, at panghuli naman sina Tatamak at Jinda. Nakahanda na ang lahat ng mga fighter. Itong si Maestro, nasa gitna na ito ng luna at naghihintay sa pagpasok ni Tiger. Nakaupo na din sina Boss Bitoy, Bunet, Badong at Tatamak sa gilid ng luna sa unang palapag. Magkahalong pananabik at kaba ang naramdaman ng mga ito, lalong-lalo na itong si Tatamak. Iniisip pa rin niya ang kalagayan ni Tiger. Makalipas ang ilang minuto, pumasok na din itong si Tiger sa loob ng luna. Nagsisigawan agad ang lahat ng mga taong nanonood. Nasaksihan pa nila kahapon ang ipikong labanan ni Tiger at Bunet. At ngayon, muling sasabak na naman itong si Tiger at laban pa sa halimaw at walang talong si Maestro. Ilang sandali nang mapang-abot na ang dalawa sa gitna, nakangisi itong si Tiger habang nakatitig ito kay Maestro. Wika nitong si Tiger, "Isang katuparan ng aking pangarap ang makakaharap ka, Maestro. Karangalan ko na tatalunin kita sa labanan." Sagot naman itong si Maestro, "Pagpasensyahan mo na, Tiger. Hindi ko patatagalin ang labanan natin dahil hindi ikaw ang gusto kong makaharap. Si Badong at Basil ang pinaghandaan ko at hindi ikaw." Nanlilisik agad ang mga mata nitong si Tiger. Pakiramdam niya, minaliit siya ng sobra nitong si Maestro. Kaya hindi pa naghudyat ang referee na simulan na ang laban. Mabilis nang umatake itong si Tiger kay Maestro. Nakataas ang dalawang mga kamay at handang sakmalin na ang kanyang kalaban. Nang makalapit na ito, agad nitong pinagkakalmot itong si Maestro. Napapangiti na lamang itong si Maestro at mabilis na gumanti ng mga pag-atake. At tulad ng mga estilo nitong pag-atake, nagpakawala agad ito ng mga pagsipa at mga tuhod kay Tiger. Agad naman na nasangga ito ni Tiger at nagpapalitan na ng mga pag-atake ang dalawang mandirigma. Ngunit kalaunan ng kanilang labanan, naramdaman ni Tiger ang pamamanhid sa kanyang mga balikat. Indikasyon na hindi pa lubusang gumaling ang pinsala nito na natamo sa laban nila ni Bunet. Kaya sa kanyang isip, hanggang kaya pa niya, ginamit na niya ang isa sa kanyang mga pinakamalakas na pag-atake, ang 100 suntok. Nang makakita ito ng magandang pagkakataon, nagpakawala agad ito ng magkakasunod na mga pagsuntok. Tinamaan man itong si Maestro, ngunit hindi iyon sapat para mapatumba ni Tiger. Wika nitong si Maestro, "Tulad ng sabi ko sa iyo, Tiger, hindi ikaw ang pinaghandaan ko at tatapusin ko sa mabilis na paraan ang laban nating ito." Nababatid na din ni Maestro na nagbago na ang lakas nitong si Tiger, kaya mabilis niyang inaatake ang mga balikat nito at mga braso hanggang sa mapayuko na lamang itong si Tiger. 3 magkakasunod na mga pag-atake ni Maestro, bumulagta na itong si Tiger. Duguan ang mukha at muling naramdaman ito ang sobrang pamamanhid sa kanyang 2 braso at hindi na niya magagamit pa ang mga ito. Wika nitong si Tatamak, "Hindi pa lubusang gumaling ang pinsala ni Tiger sa laban ninyo, Bunet, kahapon. At alam iyon ni Maestro. Matatalo na si Tiger at alam kong ramdam na din niya ang kanyang pagkatalo. Ngunit sinubukan pa rin niyang lumaban kay Maestro." Ilang sandali pa, tumayong muli itong si Tiger at humanda. Nagsigawan na ang mga tao. Nagsigawan na ang mga ito na dapat nang sumuko nitong si Tiger. Batid ng mga taong nanonood na hindi na niya kaya pang lumaban. Alam din kasi ng mga ito ang nangyari ni Tiger sa laban nila ni Bunet kahapon. Ilang sandali pa, muling umatake na itong si Maestro at tinuhod nito ang ulo ni Tiger at naging dahilan para ito'y muling bumagsak. At hindi pa tapos itong si Maestro
muling umatake ito at binagsakan ng dalawang tuhod ang mukha ni Tiger. Nagtalsikan ang mga dugo galing sa kanyang bibig at ilong. Ngunit parang hayok itong si Maestro na walang humpay na pinagsusuntok ang walang malay na si Tiger. Sumigaw na itong si Tata Mac na dapat nang awatin itong si Maestro. Tumakbo na din ang matanda at tumalon ito papunta sa loob ng luna. Pati ang mga mag-aral nitong si Tiger, nagtalunan na din ang mga ito papasok. May mga tauhan na din ng organisasyon ang pumasok, pati na ang ilan sa mga namamahala. Kaya napatigil na din itong si Maestro. Wika nito habang itinaas ang dalawang kamay at napangisi pa. Huwag niyo akong subukang hawakan kung ayaw ninyong mapahamak. Lalabas na ako ng luna. Hindi pa mamamatay ang isang iyan. Habang nakatitig kay Tiger, ayaw ko lamang nang makukulit. Pagkatapos, mabilis nang tinulungan nila itong si Tiger at dinala doon sa kwarto ni Tata Mac. Wika nitong si Tata Mac, makakaharap din kita Maestro at ako mismo ang tatalo sa iyo. Nang humupa na ang kaguluhan, tinawag na ang susunod na maglalaban. Tumayo na itong si Bonnet habang itong si Basil naglalakad na din ito papasok ng luna.